Guys, for today's video ay papakita ko sa inyo yung pagluluto ko ng lunch namin. Bago nga po pala ako magluto ay magsasayang muna ako. Steamer type rice cooker nga po pala yung gamit namin dito. At ayan, ngayon hugasan ko lang siya ng dalawang beses tapos tutubigan ko na siya. Nagtatakal nga ako pero mas gusto ko nagsusukat gamit yung daliri ko. Nasatisfy na nga po ako sa dami ng tubig. Ayan, nilalagay ko na siya dito sa may pinaka base ng rice cooker. Ayan, may tubig nga po pala siya sa labas. Tapos ibababa mo lang. Pagkatapos na ay maghihiwa na ako para dun sa adobong puset. Ayan nga po, naghihiwa na ako ng bawang, sibuyas, luya at kamatis dyan. Tapos alam nyo ba, wala pang 200 NT yung ulam namin. Ay good for lunch and dinner na yan. Yung dalawang pusit kasi ay 138. Tapos ayan, bawang, sibuyas, luya, kamatis, mga condiments lang. Siguro mga halagang 35 lahat ng condiments. Diba, ang galing. Nakatipid kami ngayong araw. At eto nga po pala yung nabili ko dun sa may grocery na pusit. Ayan, nililinis ko lang. Tinatanggal ko yung pinaka-plastic niya. Tapos yung pinaka-mata niya. Gusto ko din tinatanggal yung pinaka-ano, yung parang balat. Parang nalalansahan kasi ako dyan. Budget ko talaga for lunch and dinner namin ay 300 NT. Pero minsan, sumusobra sa 300. Minsan naman ay wala pang 300 katulad ngayon. Kaya pang merienda na namin yung iba doon. Nung nagisa ko na nga yung bawang, sibuyas, luya at kamatis, ayun, tinambog ko na rin yung pusit na hiniwa-hiwa ko. Tapos tatakpan ko lang yan maya-maya para lumabas yung pinakakatas niya, yung tubig niya. Nilagyan ko na rin pala yun ng kaunting pampalasa, ng kaunting asin kasi maglalagay din ako ng toyo mamaya. Tapos nilagyan ko na rin ng paminta. At ayan nga, naglalabas-labas na siya ng kaunting tubig niya, yung sariling tubig niya. Kaya tatakpan ko para mas lumabas yung sarili niyang tubig. Hindi ko na siya nilalagyan ng tubig pag nagluluto ako ng pusit. Actually, si Jay talaga yung masarap magluto sa aming dalawa. Pero syempre, pagod na siya sa trabaho, siya pa bang paglulutuin ko? Kaya kapag day off niya, minsan, si Jay talaga yung nagluluto para sa amin. Tapos ayan, tatakpan ko na siya. Tapos nung nagtubig na nga, lumabas na yung katas niya. Ilalagay ko na tong hinalo-halo kong sauce. Meron siyang toyo, suka, tapos meron din siyang oyster sauce, tapos konting asukal, konting asin ulit. Total of 6 minutes nga lang po lahat-lahat ng pagkakaluto ko dyan sa puse. Saglitang luto lang po talaga para hindi siya kumunat. Hanggang dito na lang. Bye-bye!